niya yan na walang iya nga trolls sa mga ano liberal party, trolls sa mga dilawan. So day, be true to your country, work hard for the people. Mga sulit ko mga katropa, ang pag-usapan natin ay tungkol ito sa pack checker sa Facebook, kung bakit nawawala ang mga video ni FLM at ang video na Faracay Duterte. Iniiris ng mga trolls, no? Ng mga dilawan. So, pero bago sa lahat, no? Kumustahin ko muna ang lahat nating mga kababayan. Lahat nating mga sulit kong mga katropa dyan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. At sa lahat ng mga OFW kung saan sulok man kayo ngayon naroon, sana malayo tayong lahat sa COVID, no? Sa lahat ng mga kabataan na nagsuporta sa ating channel, mga senior citizen, mga mahal ko nga senior citizen na wala talaga sawa, nagsuporta sa ating channel, no? Mga bagong pasok sa channel ko, ako pala si Angga, kilala sa pangalang Busli at Bisayang Dako, at marami tayong mga bulol dito talaga, mga sulid ko mga katropa. At magpapasalamat tayo sa mga sulid, no, na hanggang ngayon na andito sa ating channel at napakagandang feedback sa ating channel na binigay na nilulo sa atin, no. Nakapos na 'yon sa Facebook, no, mga sulid ko mga tropa. Sobrang-sobrang pasalamat ko po sa inyong lahat. So, ang ito topic natin ngayon tungkol sa Facebook, bakit nawawala ang mga video ni Boss FLM? Ang mga post ko dyan sa Facebook, ang nire-report nila at iniiris nila ang video na post tungkol sa ating mahal na presidente, no? At mahal na FLM, pinag-iiris ng mga trolls ng mga dilawan dahil nire-report nila at sinisira nila pag ayon ang post sa gobyerno, ayon sa kabutihan. Ganito kasi yung mga sulit ko mga katropa. May mga fact-checker, no? Diyan sa Facebook, no? Na mga trolls ng mga dilawan. Yun ang dahilan kung bakit natalo, no? Ang presidente ng Amerika na si Trump. Dahil sa mga facts na yan na lahat ng nilalabas ayon, no? Kay President Trump na iiris yun sa mga trolls ng mga liberal party. Ganon din dito sa Pilipinas. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano, no? Sundan nyo lang ito kasi hindi tayo makapagturo dito ng paisa-isa, no? Sundan nyo ito, sasabihin ko sa inyo, no? Diyan sa Facebook, punta kayo sa sitting, no? Punta kayo sa sitting at makita nyo doon ang blocking, no? Blocking, no? Pagdating nyo sa blocking, may ad blocking dyan, no? Ad blocking ilagay nyo, ad blocking, no? Tapos type nyo ang pack checker. Yung lahat na lumabas na pack checker, ibablock nyo yan. Dahil yan ang mga trolls ng mga dilawan. At yun ang nag-iiris ng mga video ni FLM at video na para sa pagkalat natin sa kabutihan ni Boss FLM. Ang mga video na mahalaga para sa ating mahal na presidente, no, sa pagkalat natin sa kabutihan ng mga project ng ating mahal na presidente, nawawala yon dahil sa mga fact-checker, no, dyan sa Facebook. Kaya ulitin ko, no? Ulitin ko, sundan nyo to at paulit-ulitin yung pakinggan. Punta kayo sa blocking, doon sa sitting, tapos blocking. Pagdating nyo sa blocking, add blocking kayo, no? Add blocking, i-type nyo fact-checker. Yung lahat na lumabas na fact-checker na yon, iba-block nyo. Dahil yun po ang gumagawa ng kabalastugan dyan sa Facebook. Uwawalain nila pag ayon sa gobyerno ang mga post mo, ayon sa ang mga video mo, ayon sa gobyerno, ayon kay Boss FLM, tinatanggal agad ng mga dilawan yan. Mga trolls ng mga dilawan. Bago kayo magbukas ng Facebook, yun ang gagawin nyo, punta kayo sa blocking. Pagdating sa blocking, add blocking. Tapos, i-type nyo dyan sa taas, no, sa search na pack checker, at lahat iba-block nyo. Add blocking nyo lahat. Block, 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 block nyo lahat.
Yun po, para mapanatag yung Facebook nyo na walang nag-monitor sa inyo araw-araw. Dahil itong Facebook na yan, hawak ng mga tools ng mga dilawan yan. Ha? Kaya nga, tinuturo ko sa inyo para hindi ma-report. Kasi karamihan sa ating mga FLM defenders, Duterte defenders, ano, problema talaga tayo. Bakit? Nawawala lahat yung mga Facebook natin. Nawawala yung agad na parusahan yung Facebook natin pag tungkol na kay Boss FLM yung ipopost natin at sa tungkol na sa ating mahal na presidente. Iniiris na agad nila at binablock nila, no? At yung mga fact-checker na yun, ang may gagawa yan. Sila kasi ang nag-check, nag-monitor sa Facebook mo. Kaya pag hindi ayon sa kanila yung mga post natin, iiris nila, nagtataka ka lang, nire-remove nila bigla, no? Nawawala na yung video mo, nawawala na yung mga post mo, na hindi ayon sa kanila, no? Pagpakalat ng kabutihan, no? Sa Facebook, pagpakalat natin ng kabutihan sa mga gawa ni Boss FLM, iniiris nila. Kaya ngayon, hindi nila magagawa sa akin yan. Kaya si bago ako mag-open ng Facebook, pupunta sa mga group ko, sa page ko, agad-agad ko yan, no? Binablock sila. Hindi gaya dito sa YouTube na akampante tayo dahil ang YouTube na napakapatas. Napakaswerte ko dahil nakarating ako sa platform dito sa YouTube. Napalabas ko yung mga masamang gawain sa gobyerno, no? Magpasalamat tayo dahil isa tayo sa nalaman natin itong platform sa YouTube. Matagal na. Sana, sayang, di ba? Mga panahon na Pero matagal na tayo dito sa YouTube, pero hindi sa about sa politics yung mga ano natin, mga binablog, no? Na dumating pa sa punto na yung dati nating account may bibili na dahil sa mga social media, sa mga stream media, no? Sa ibang bansa, may bibili na. At nagkataon na ayun na nga, naibinta na, na parintahan natin yung YouTube natin, no? At ayun, so maganda yung pasimulan. Andito tayo, magpasalamat ko kasi lahat ng gusto ko dito, no? Kasi mahilig talaga tayo sa politics issue. Nailabas natin dito sa ano, no? Nailabas natin sa platform na YouTube. Magpasalamat tayo sa nilolo dahil mga feedback, no, na binigay sa atin, no? Kahit marami na tayong binakbakan dito, walang marami na tayong tinutusok dito na mga baser, no, na ng ating mahal na presidente at mahal na FLM. Pero maganda yung feedback na nilulus na binigay sa atin, no? Walang negative, no, dito sa channel to na binigay sa atin. So, kayo yun, no? Kayo yung dahilan, no? Kasi yan dito pa yung patuloy kayong nanonood sa ating channel. Kayo yung dahilan. Dahil andyan kayo sa TV Boss Lee, ha? Mga sulit ko, mga tropa, kaya sobrang magpasalamat ko. Ayon sa ating analytic, no? A senior citizen, no? 50 plus to pataas talaga yung ating followers dito. Kaya thank you sa lahat sa inyo, no? 45 to 50, gano'n. Medyo konti lang yung mga kabataan, no? Kasi politics ang issue natin. Pero gusto kong magkukontin pa ng makapamulat sa mga kabataan, no? Na kung bakit hindi talaga masama ang dating Marcos, di ba? Ang dating Ferdinand Marcos. Dahil matagal din akong nabutahan, no, sa mga black propaganda ng mga liberal party, mga dilawan na masama talaga yung mga Marcos. Pero sa totoo, kung tutuklasin natin ang katotohanan, no, napakabuti ang dating President Ferdinand Marcos Sr. At ang mahalaga, no, mahalaga sa kanya yung taong masa. At yun nakuha ng ating mahal na FLM. Siya po yung tagasunod, no? Nakikita natin yung karakter niya ayon sa kwento ng mga matatanda na kausap natin. Yung mga magulang ko na kausap ko na ang lahat daw ng karakter ni Ferdinand Marcos Sr. na kukuha ni FLM. Ayun yun, mga sulit ko, mga tropa. Kaya tinuro ko sa inyo, no? Ulitin ko, no? Ulit-ulitin ko to para maintindihan nyo na hawak ng mga trolls
ng mga dilawan ng Facebook. Kaya kailangan i-block niyo ang fact-checker doon. So punta kayo sa setting at hanapin niyo blocking. Tapos i-add blocking niyo. Itatize niyo sa taas doon sa search na fact-checker. Lahat ng fact-checker, block niyo lahat yon. Araw-araw niyo yung gagawin yan bago kayo mag-open ng Facebook. Lalo na itong lahat ng mga FLM defender dyan sa Facebook. Nako, kaya nawawala yung mga Facebook nyo dyan kasi hindi nyo alam, no? Na ang mga fact-checker ang gumagawa yan. Nakatanggap lang sila ng report kunwari. Pero talagang ang report kunwari lang yung mga report na yan. Ang talagang gumagawa yun mga trolls, mga fact-checker na yan dyan. Kaya ibablock nyo lahat yan, no? Ganun yun mga sulit ko mga trolls. Magtutulungan tayo kung may mga malalaman tayo tungkol dyan. Kung bakit yung video ko na iris, di ba? Yung mga post ko na ayon sa ating gobyerno, na iris biligla, nawawala. Dahil sa mga fact-checker na lang, niya yan, nawalang iya. Trolls sa mga ano, liberal party, trolls sa mga dilawan. Kaya itong mga dilawan talaga, pabigat lang talaga sa bansa natin. Talagang gusto nila talaga lulubog na yung bansa natin. Ganun mga sulit ko. Sana nagustuhan niyo itong content natin para nakatulong ako sa inyo tungkol dito sa mga fact-checker na to. At kailangan bigyan niyo ng pansin yung social media account niyo na Facebook platform. Salamat mga kapapa. Medyo mahaba. 90% ko binigay ko sa Panginoon. Lahat ng income ko. Subukan niyo magbigay ng 10%. Kung hindi niyo kaya ng 10% kahit magkaano na lang kung saan church kayo bilong. Wala yun sa church, no? Ang importante yung relasyon sa Panginoon. Lagi yung tandaan na walang church makaligtas sa kaligtasan natin, kundi yung sarili natin at ang relasyon natin sa Panginoon. Please subscribe, like, at pindutin notification bell yung all para manotify yung bagong upload. Mahal ko kayo, mahal ko ang Pilipinas. Bye-bye!